nabubuhay, nakakatayo, umisisipa, may tumikikip ng sarili niya, buhay, mabubuhayan na mag-isa pang may chapter. Ang konseho, mabubuhay pag merong mga chapter. Pag wala na siyang chapter, walang konseho. Kaya po ikaw, umalis ka ngayon. Yung chapter niyo, biglang natatanto-tanto mo ang kasama nila doon. Alis na rin tayo. Pag alis na ba na, nasa na yung aking foreign siya, pang zero. Silang dalawa na lang, na dyan, ano, kongchin? Chairman. Yeah, isa-isa lang. Yes, sir. Kita ikaw. Susunda ko lang po yung sinabi ni Tom na sa chapter pa lang po yun. Meron din po kami na-experience tayo dahil nandito na rin po kayo, sasabihin na rin po namin na may mga kasama po kami na binagsakan po ng personal gratis ng isang provincial council po. Hindi po alam kung pananakot po ba ito sa pagsuporta sa global. Para sa amin kasi, titintig kami kung anong pinaglalaban po ng mga tatay namin dahil ang ama namin ang susundin namin, hindi sila. Kaya po kami nandito lang. Maraming salamat, sir, conservation. Yung alam niyo ba ako, alam niyo ba si Dod, apat yata kami noon. Merong isang chapter, Calapan City Council. Actually, ka-council siya, Calapan. Calapan City Council, yung council na yun, inimbitahan kami na mag-orient, na kagaya nito. Orient. Punta kami doon. Ba, yung ginawa ng, ang tawag ko, Mindoro Provincial Council, persona nung grata lahat ang Calapan dahil pinapunta kami doon. At si Don Peralta, lahat ng pumunta doon na ng mga resource speaker ay persona nung grata. Eh ngayon, maganda yung persona nung grata. Pero sino ba ang naniniwala sa persona nung grata ngayon? Kung persona nung grata ka dito, meron kayong gagawin persona nung grata rito, dilipat lang, tapakanong doon, tatanggapin naman doon. Wala naman effect ng persona nung grata. Not that I'm saying that persona non grata is not important. It is important. Kaya lang, nagagawa ng ganyan dahil wala pa tayong batas. Kaya nga, ginawa itong TGP Global para magkaroon tayo ng batas tungkol sa mga expulsion, tungkol sa mga persona non grata, para ang expulsion dito sa Marikina ay tatanggapin ng expulsion kung saan ka man pupunta. Ang ibig ko lang sabihin ganito, lahat kayo, sinong walang Facebook dito? Ewa, ewa ko lang sa ganyan. Lang puta. Ang dami naman siguro mga chicks doon sa Facebook. So, lahat tayo may Facebook, no? So, anong normal na nakikita sa Facebook? Ay, mga girlfriend mo, yung mga balik-balik tatungkol sa kapaligiran, at kuminsan, yung chismis ng kapatiran. At hindi na chismis ng kapatiran. Yung si ganito at si ganito naghiwalay, tapos yung dalawa naglapasan siya ng sikreto, biglang nalalaman ng buong kapatiran yung sikreto nila na sila pala ay kung talagang susunod po, may ari na sila ng soko. Papabalik-balik nila doon. Pero ganon. Pero doon din nababasa natin yung mga persona non grata, expulsion, nandun. Kaya ako naman, kagaya ninyo, nasunod ng Facebook, pero ang ginagawa ko dahil wala akong Facebook, mga kapatid. Marami kayo nakikita ng mga Talek Pablo, puntang yun ng Talek Pablo, madami, kahaba. Wala ako itin sa dyan. Isa lang ang meron ako, yung FF Talek. Pero yung FF Talek, hindi akin yung tono. Pag ikaw susulat doon at asama ko isasagot, hindi kita masasagot dahil hindi akin yun. Yun ay pag-aari, fanpage yun. Pag-aari ng aking anak na nasa Australia. Siya yun ang administrator. Ginamit yun nung panahon ng eleksyon sa TGP noon na lahat ng mga campaign manager, ginawa yun para doon na ibomba para matama ng buong plot. So wala akong Facebook. Pero nakakapuas ako ng Facebook dahil yung aking commander may Facebook. Eh, kaya nga hindi ako. Kaya ngayon dito, sigurado niya, alam niya na nandito ko dahil alam ko meron siguro member dito sa inyo dito na friend siya. Kaya malamang mangyari, picture, ipapatik. Bakit ang putang niya ng kung sino-sino naman binubolan ko doon, no? Makikita niya.
Thank you, mga kapati. That's it. So hopefully you like it. And don't forget to subscribe so you don't miss the next vlog natin. For sure you'll enjoy it. All right? Salute!